Kulog ng cargo niya, oh. Yung nasa tuktok niya is mas malaki pa sa kaha ng sasakyan, ayun oh. kita niyo mga kagardi. Yung nasa ibabaw ng sasakyan eh mas malapad pa at mas malaki sa sasakyan, no? Ang galing, no? Ang galing naman ng pagkakamada nila. 'Di ba? Biyahe na naman tayo, guys, papuntang La Union. Bibisitahin ko na naman ulit yung aking mag-ina. Maluwag yung daan ngayon, mga kagarlic. Sarap yung biyahe ngayon dahil maluwag yung daan. Sana malinaw yung ating camera. Maluwag talaga yung daan ngayon, mga kagarlic. Mabilis yung biyahe natin. Tawak toll gate na tayo, mga kagarli. Kunti lang talaga yung mga sasakyan ngayon sa biyahe natin. Kunting-kunti talaga ang mga sasakyan. Kaya dire-diretso lang tayo. $552 ang ating balance. Mabilis yung ating biyahe ngayon. Hindi tayo mapapagod ngayon dahil maluwag yung daan. Binabati ko po lahat ng ating mga followers, viewers, at sa lahat po ng mga nakakilala po sa akin. Magandang araw sa inyong lahat. Ayan, magandang gabi pala. Gabi pala ngayon, gabi. Ayan, binabati ko yung aking mga kamag-anak, mga uncle, tito, mga pinsan, mga kapatid, pamangkin, yan, dyan sa Sinait, Ilocos Sur. Binabati ko po kayo lahat. Lahat ng aking mga classmate, batch, nung ako ay elementary at hanggang naging high school ako. At sa lahat po ng aking kabatch at classmate din sa during college day, yan. Maraming salamat sa mga kabatchmate ko dyan, mga kakilala ko dyan na sumusuporta sa ating mga simpleng video, simple sharing of blessings natin, and of course syempre sa ating mga biyahe. Binablog din natin ang ating biyahe papuntang La Union upang mabisita at makasama ko ang aking mag-ina. So ayun, dire-diretso tayo, mga kagarli, at mag-focus muna tayo sa pag-drive. Kita-kits ulit tayo mamaya pagdating ko sa Mexico, Pampanga, dahil doon ako mag stop over para magkape-kape tayo doon. Alright, ayun, kita ko na yung ating lugar na titigilan. Yan, kinakabahan ako dito sa aking motor. Hindi ko kasi siya talaga napaservisan kanina. Pero tiwala lang tayo dahil hindi naman to maselan. Mamaya tayo mag-gas, mga kagirli. Tirahin muna natin tong ating pagkakape. Dito muna tayo. Kakape tayo dito. Yan, dito ako laging nagkakape, mga kagarli, kapag bumabiyahe ako dito sa Mexico, Pampanga. Kape-kape lang muna tayo dyan. Then pagkatapos ay diretso ng biyahe para matanggal lang antok at makapagpahinga ng saglit. Laging tatandaan, pag bumabiyahe po tayo, dapat malakas tayo.
hindi tayo naantok at maging alerto tayo para makaiwas tayo sa mga anumang disgrasya na maaaring mangyari sa kalsada. Ayun guys, tapos na tayong nagkape. Tayo'y muling babiyahe na. Babanat muli tayo sa mahaba-habang biyahe. Nasa NLEX pa rin tayo at tatagos tayo mamaya nga sa Esotex para tuloy-tuloy po yung ating biyahe. Ayan, okay na. Medyo nawala na yung aking antok. Yun kasi yung isa sa mga delikado kapag bumabiyahe ka sa mahabang expressway. Yan, delikado yung inaantok pa talaga. Kaya tumigil muna ako at nagkape-kape. Siyempre para mabuhayan yung ating diwa. Ayan, makapagpahinga konti para dire-diretso na yung ating biyahe. Alright, palabas na tayo ng Esotex mga kagirly. Matapos ang mahigit 30 minuto ay narating din natin ang Esotex sa toll gate palabas ng palabas. Ayan, ito yung dulo ng Esotex. Konektado ito sa T-Plex. Yan, palabas na tayo. Magkano kaya ang bayad natin? Yun, 216 ang ating balance. So 300 plus ang ating bayad sa tollgate mula sa Balintawak hanggang dito sa dulo ng tip dulo ng Esotex. So didiretso na to guys ng ano, ng T-Plex, ano, Selex pa kanan, diretso lang ang T-Plex. Yan, Cagayan via T-Plex take 4 exit. Cagayan via T-Plex take 4 exit, sabi niya. Yan, Selex Tarlac City. Yan, noong una kong experience guys sa expressway ay nagkandaligaw-ligaw ako. Oo, nagkandaligaw-ligaw ako kung saan-saan ako kumakanan. Eh, ang biyahe pala eh dire-diretso lang ng T-Plex. Natatakpan yung mata ko sa bonnet ko. Mali ang pagkapwesto. Teka lang. Ang tatakpan yung mata ko sa bonnet. Ayun ako po. Lesson natin guys, baka. Teka lang. Tanggalin natin konti. Here. Four. Ganun lang pala ang diskarte. Na-scan din sa wakas. Ang diskarte itapat lang ng maayos yung ating sticker sa taas. At saka dire-diretso na dahan-dahan, hindi yung patigil-tigil. So, andito na po tayo ulit sa T-Plex. Ito yung napakahabang expressway papunta sa
northern part of Luzon. Ayan. Kung gusto mong pumunta ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, ay ito ang pinakamabilis at pinakamahabang expressway na or mahabang expressway na pwede mong daanan. Yan. So pa-chill-chill ka lang pag ganyan-ganyan ka lang kapag hindi ka naman nagmamadali. Ako hindi naman ako nagmamadali kahit mamayang 12 pa ako makauwi sa amin. Ang mahalaga ay ligtas at walang aberya. Yun ang pinaka-importante sa ating biyahe. Hindi importante yung sobrang bilis. Hindi importante yung maaga kang makauwi. Ang importante dito is safety, ligtas, at walang masamang mangyayari sa'yo sa kalsada. Kasama na rin siyempre ang iyong motor na dala, diba? So ayun guys, kita-kits mamaya ulit sa dulo. Makikipagbakbakan muna ako sa mahabang expressway na to. Alright. Ay, sa wakas, sa haba-haba ng biyahe ay nasa Toll Plaza, Rosario na po tayo. Rosario exit. Dito po sa Tiplex. Subukan naman natin dito ngayon kung paano ang style dito. Hindi nagbukas to ah. Dapat may tama natin to. Discard kanina. Ano eh, dapat ngek. Chamba lang kanina pala sa ano. Ala. Na-chambahan lang kanina. 311 ang na 311 lang yung ano no, yung bayad, ang haba. Ay, makakapag-unat na rin ako sa sobrang haba ng biyahe mga kagirli. Ay, medyo nanigas-nigas yung aking mga joints kasi nga malamig ngayon. Malamig yung simoy ng or hampas ng hangin sa akin na malamig. Ramdam ko na merong ramdam ko na talagang malamig at nanginginig. Nanginginig yung aking parang manginginig yung aking katawan. Ayan. Oy! Meron pa tayong kulang isang oras na biyahe bago tayo makarating sa amin. Ayan. So mayroong rotonda dito, circle, malaki. Pwede kang magtayo ng ano dito ng isang malaking restaurant like or pwedeng fast food like Jollibee o McDo na malaki. Yan o, sa gitna. May puno sa gitna. So ayun guys, nasa highway na po tayo or nasa tawag dito Mark Arthur Highway yata tawag dito. Rosario La Union ang unang bayan, tama. Ang laki ng cargo niyo. Yung nasa tuktok niya is mas malaki pa sa kaha ng sasakyan. Yan, oh. kita niyo mga kagardi. Yung nasa ibabaw ng sasakyan eh mas malapad pa at mas malaki.
sa sasakyan, no? Ang galing, no? Ang galing naman ng pagkakamada nila, di ba? Ah, mga poom lang pala ito. Kung di ako nagkakamali, mga poom lang ito, mga poom. Kaya magaan, yun o, mga pinagpatong-patong na poom. Teka, yun o, diba? Galing ng pagkakamada na, no? Ay, nandito na po ako sa, ano, guys, sa bayan ng Agoo, La Union. Ang susunod ay bayan ng Aringay. Dadaan ako sa 7-Eleven mamaya. Hanap tayo ng 7-Eleven. Meron tayo bibilhin. Bibili akong gatas. Sterilize, yan, pampalakas, pamparefresh mamaya para mabalik yung ating naubos na lakas sa ating pagdadrive. Ayan, tsaka pampahimbing na rin ng tulog. Dito na tayo, guys, sa Cabo La Union. Sa kaliwa pala ang 7-Eleven dito, sa kaliwa. Ano ba yung 7-Eleven dito? Meron 7-Eleven dito eh. Yun, 7-Eleven. Yan, guys, of 7-Eleven. Dito tayo titigil at bibili ng ating masarap na gatas. Alright. Yan, guys, nakabali na ako ng sterilized na inom ko na rin. Tuloy na tayo. Malamig dito sa probinsya, guys. Giniginaw ako. Ito palang tulay na to, hindi pala sa ilog to. Sa mga kabukiran pala to. Yeah, may mga bukid dyan sa ibaba, may mga tanim. Yung isa naman ay ano, yun yung sa ilog. Akala ko dati dalawang ilog to eh. Hindi pala. Ito pala yung ilog, yung susunod na tulay. Ito yung may ilog. Ayan. Sa ilalim niyan ay tubig kasi ilog. Yung una pala ay ano, mga bukabukiran, may mga tanim ng mga hala, ng mga gulay. Yan. Ayan, 12:02 ang oras po natin. So mga 7 minutes na lang ay nasa ano na tayo, bahay. 7 minutes to 10 minutes, yeah.
hindi pa tapos tong tulay, pero marami nang na-improve dito. Gugutom na ako. Tinaasan no? Dati ano to eh, palubog to eh. Ganyan ginawang paahon. Naku po, muntik pa akong matumba. Dito na tayo sa pa-curve-curve. Makita yung daan pag nakalo yung light ko, nakababa yung ilaw, hindi ko makita. Yun, hindi ko masyado makita yung daan sa unahan. Okay, dito na tayo. Papasok na po tayo sa amin. Ay, umulan dito. Buti hindi ko naabutan, ano? Umulan. May mga baha eh. Kahapon to umulan siguro. Ay, hapon to umulan.
Ito si kimchi.